Hello mga Kalingap, mga silent subscriber and viewers of Team Kalingap. Please like, share, and subscribe my vlog. Ayan po mga Kalingap, tulungan po natin kung mga team channel niya. And don't forget to subscribe my vlog. Thank you po, God bless. Support po kay my vlog. Yan, isa pong Kalingap, supporter ng Kalingap. Yan. Shout out po no kay my vlogs. Shout out po. Yan. Mabuhay. Salamat po. Yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mga Kalingap, welcome back to my YouTube channel. This is my vlog. Sa hindi pa po nakasubscribe dyan sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para po updated po kayo sa aking mga video na i-upload. So bago po lahat guys, ay nais ko magpasalamat po sa aking mga subscriber at malapit na tayo po mag 5,000. So maraming salamat po sa mga sumuporta po sa aking channel kay my vlog. Sa hindi pa po nakasupport dyan guys, pakasupportahan nyo po ako para po pag meron po tayong kikitain sa ating YouTube channel ay may papantulong po natin ito sa nangangailangan dyan sa Pilipinas. So bago po ang lahat guys, ituloy natin ang ating reaction video ngayon. So kinuha ko po ito ulit kay Ruel of Malalag sa kanyang part 4 na tinutulungan na isang OFW na dating na scam. Ayan. So sinusubaybayan ko po talaga ito guys dahil maganda po itong kwento na to kasi nga umuwi yung OFW para po maalagaan niya po yung dalawa niyang anak na PWD. Imagine 12 years siyang nasa abroad tapos umuwi na lang na walang nangyari dahil nga isa po siya sa na-scam doon po sa online. Ayan guys, panoorin po muna natin dahil po nag-birthday po si Ate Wiesel. Ayan, hinandaan po ito ng bongga. Hindi lang bongga. Hinandaan po ito ni Ruel ng darak para po kahit papaano ay masayahan po si Ate Wiesel at maramdaman niya rin po na naghanda po sa kanyang kaarawan na dati naman sa ating mga OFW hindi na kailangan niyang birthday, hindi na tayo naghahanda kasi nga ang ipapanghanda natin dito at hindi naman uso dito ay ibigay na lang natin sa ating pamilya. Kaya ayan guys, naramdaman ni Ate Wiesel yung pa-birthday ni Ruel of Malalag. So panoorin po muna natin yung clip video na kinuha ko po kay Ruel of Malalag. Maraming salamat po talaga. Masaya po talaga kasi hindi ko man po naranasan to nung mga nakaraang birthday ko. Pero ngayon po sobrang saya ko po talaga. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga tumulong at sa inyo po. Kuya Ruel, maraming salamat po. Pati po yung mga anak ko, okay na po sila ngayon. Na ibibigay ko na po yung mga pangangailangan nila. Maraming salamat po kasi pinasaya nyo ng birthday ko ngayon. Sobrang nagpapasalamat po ako una sa Panginoon. At sa inyo po mga tumutulong, maraming salamat po. Hindi ko man kayo kilala, pero Panginoon na lang po ang bahala sa inyo. Gantihan po kayo ng marami para marami pa po kayong matulungan. Excited ka na ba makita si Jan? Sa akin po is ano lang, tatagan lang po yung loob niyo po ate para po sa mga anak niyo po, no? Kasi nangyari na po yung nangyari, so hindi natin yung maibabalik. Bali, lesson na din sa atin yun. So since nakilala na po kayo ng Team Kalingap ngayon, so talagang ang gagawin nyo na lang po is pagsikapan nyo para matulungan mo yung mga anak mo sa mga kondisyon nila. And ayun, stay healthy lang palagi para sa sarili nyo po, hindi lang para sa sarili mo, para sa mga anak mo din, no? Kasi ikaw yung tanging inaasahan nila, ikaw yung bali kamay at paa nila, di ba? Nilang dalawa talaga. So alam namin yung kahirapan nyo po ate, kasi dalawa talaga yung mga anak mo na PWD. Sa amin, ipag-pray namin kayo na ligtas po araw-araw. Nga guys, no, sa hindi pa po naka-subscribe kay Ruel of Malalag, kay Kuya Alex Librada Vlog, kay Kim, BG's Kim, ayan, pakisuportahan nyo po sila. Yan po ay tatlo na meron po silang samahan na pangalan po ay Darak.
So, pakisuportahan nyo po ang mga videos po nila para po marami pa po silang matulungan na nangangailangan po dyan sa Pilipinas, lalo na sa mga seniors, sa mga na walang asawa na naghihirap, ayan, sa mga PWD. Ayan, pakisuportahan nyo po ang kanilang mga channel at pakipanood po yung mga video nila para po mas marami pa po silang matulungan. So, ayan nga guys, no, isa pong OFW, ayan, yung part 4 na tinulungan po na Rowell of Malalag. Maraming maraming salamat po sa mga sponsor, especially sa Team Rochelle na lagi nakasuporta po dyan kay Ate Wiesel. So, sa hindi pa po nakapanood po ng full video na yan, ay pakipuntahan nyo po kay Rowell of Malalag. May one, part 1 po yan, at ngayon nga po ay may part 4. Ayan nga po, at lagi ko po yung nire-reactionan. So, pakipanood nyo rin po yung reaction ko po dyan. Sa ngayon po ay part 4 na po yung gagawin natin reaction para po dyan. So, ayan nga guys, no, napakahirap ng buhay ni Ate Wiesel. Dahil umuwi siya ng Pilipinas, 11 years siyang namuhay at nagsilbi sa ibang tao para po may pambuhay lamang sa kanyang mga anak at sa kanyang pamilya. At ayun nga po, umuwi na walang wala at siya po ay na-scam sa isang online. So, magsisilbing aral po yan sa mga OFW tulad natin, mga OFW dyan, shout out, na hindi tayo basta-basta mag-aalpas ng mga pera, lalo na sa mga online na sinasabi nilang yayaman ka kaagad o nagbigay ka ng pera. So, ayun nga guys, ayun yun. Sabi nga natin Wiesel, doon siya na scam dahil nagbigay agad siya ng pera na sabi ay na-market siya. Na-market po siya dahil sabi yayaman agad. So, pero wala din naman nangyari at umuwi po siya na hindi naman binigay sa kanya yung pera. At kaya nga yan guys, no? Maraming maraming salamat kay Rowell of Malalag dahil nakita niya po itong si Ate Wiesel. At talaga namang kahabag-habag ang kanyang kabuhay, ang kanyang kalagayan dahil nga po mayroon pa po siyang dalawang PWD. So ngayon nga guys, no, napanood nyo yung maikling clip video na kinuha natin kay Rowell of Malalag na nag-birthday po yan si Ate Wiesel, na sabi niya ay ngayon niya lang naranasan na magkaroon siguro ng cake dahil nga sa kahirapan ng buhay at isa ding OFW. Ako nga po guys, ilang years na rin akong OFW pero hindi po ako nagse-celebrate ng birthday ko, pero pinapadala ko po yung papanghanda ko dito sa Pilipinas na lang po para po lahat po sila ay makatikim kahit ako hindi na ako makatikim ng handa ko. At least sila, yung pamilya natin ay masaya. Ganyan po talaga yung mga OFW. Mahirap ang buhay. Ayan, para sa pamilya ay nagtitiis. At ayun nga, may mga taong lulukuhin ka lang at i-scam ka lang para makagawa sila ng hindi mabuti at magkaroon sila ng pera na walang kahirap-hirap sa ating mga OFW, yung ibang OFW na karamihan talaga ay nai-scam. Ayan guys, no, sana suportahan natin si Rowell of Malalag dahil siguro hindi lang yan yung pagtulong niya sa mag-iina na to. At may kahilingan nga si Wiesel na sana ay ma-therapy din po siya dahil maganda rin po talaga yung therapy. Sana ay matulungan at matugunan ito ng darak. At ayun nga guys, no, napakasaya ng buhay ni Wiesel, yung isang anak ni ate, dahil kahit ganyan ang kalagayan niya, mayroon po siyang inspirasyon si Jan. O, sana all mayroong inspirasyon. So ayun nga guys, no, shout out kay Jan. Sana ay wag mong biguin si Wiesel dahil sa kanyang kalagayan, at sana ay ikaw yung inspirasyon niya para patuloy siyang mabuhay ng masaya. Ayun nga guys, no, at maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa pagsuporta. At huwag niyong kalimutan na suportahan si Kuya Bal Santos Matubang, ang ating ama ng Kalingap, si Ate Edna Vlogs at Kalingap Rap, at walang iba kundi si Rowell of Malalag. Huwag niyo pong kalimutan niya na suportahan, at isang napakabait na isang charity vlogger po iyan na nasa Daig. At yan lang guys, ha, maraming maraming salamat po. God bless us all. Bye-bye!